Come on. It would cost nothing naman to be kind. Like, bakit ba pag nagpakita ka ba ng kindness, ano bang mawawala sa'yo? Hello mga kaibigan. Kagabi, medyo sumama ang loob ko and di ko napigilang naiyak kasi nakatanggap ako ng hindi masyadong magandang news kay Ate Grace. Si Ate Grace pala ang hiningian ko ng favor para magbantay sa aming mga pusa at magpakain sa aming mga aso sa labas. Naka-receive lang ako ng hindi masyadong magandang balita. Actually, matagal na tong problema kong ito. Kagabi lang kasi. Wala kasi ako doon. Kaya, I felt sad. Hindi ko talaga mapigilan na maiyak dahil sa sama ng loob ko. So, ang background story nito, since last year, may aso na nag-abang sa gate namin. Hindi namin kilala kung sino siya. Hindi namin alam kung may owner ba siya. Akala namin wala. Kasi medyo payat siya eh. And hindi malinis. Nakakaawa talaga. So, binigyan namin ng pagkain. And mga ano yun, August, July, September. And then, may owner pala siya, yung neighbor namin sa tapat. Yeah, like, sa other side of the street. Pero pinapakain pa rin namin siya kasi nanghihingi nga siya ng pagkain. Si Juliet, if friends tayo sa Instagram niya, Facebook, malamang kilala niya na siya at alam niya na kung anong nangyari sa kanya. Si Juliet, ang pinakaunang dog na naging kaibigan ko sa village. In fact, siya ang pinakaunang naging kaibigan ko sa village. So, 7 years kung nangungupahan dun sa apartment sa village, siya talaga ang pinakaunang naging best friend ko dyan. Napakabait ni Juliet. Same sila ng characteristics ng Sansa ko na sobrang lambing. Hindi ka makafeel ng takot na makakagatid ka kasi ganyan naman talaga ang typical mo. Thinking ng mga tao when it comes to stranger dogs and kung tingin nila stray dog or street dog, baka may rabies or baka gatin sila, baka aggressive, ganyan. So si Juliet, hindi talaga siya ganyan kasi sobrang lambing niya, ang dali niyang paamuin, sobrang playful, sobrang cheerful, sobrang happy and sobrang friendly. May mga ibang friends na nga rin siya na taga rito lang din sa village. Kilala siya sa village. Everyday, pinapakain namin si Juliet or kung hindi man everyday, basta tuwing nakikita namin na nasa labas siya. At kung wala man siya, dinahanap namin siya. And dahil dyan, may isang aso nakakita sa kanya na everyday siya natatambay doon kumakain. So, ang nangyari, parang naki-join siya ba? Si Blackie, naki-join siya na, uy, dito din kaya ako, baka bigyan ako ng pagkain. So, nadagdagan ng isa. Sobrang saya ko kasi gusto ko na talagang mag-feed ng mga dogs, mga stray dogs. And then naisip ko na, bakit pa ako lalayo? Kung nandito lang din naman sa village namin, maraming aso na napapabayaan na walang mag-claim na sila yung owner or yung mga naiwan ng owner. Like, pumunta na sa ibang place and hindi sila napa-adopt before umalis yung owner. So, si Blackie, una, medyo shy pa siya. So, iba siya kay Juliet. Hindi siya lumalapit sa akin. Hindi ko pa nakuha yung trust niya. And then, nadagdagan na naman ulit si Brownie. Nung una, aggressive talaga siya. Siya yung alpha sa kanila. Pag pinapakain ko sila sabay-sabay, inaagawan niya. Like, gusto niya sa kanya lang yung pagkain. O, pupunta siya nung kay Blackie. Like, magaganyan-ganyan siya. So, si Blackie, alis naman. So, exchange naman sila. At si Blackie, kakainin naman yung pagkain ni Brownie. Ganun. So, for 1 year ko siyang ginagawa. Aware naman ako na pag yung aso pinapakain mo talaga, magiging close talaga yan sa'yo and magigain mo yung trust nila and hindi ka nila i-hurt. Ipoprotect ka pa nga nila kahit hindi ikaw yung owner nila basta ikaw nagpapakain sa kanila. Mafe-feel na nila na ikaw yung mama nila. So, tuwang-tuwa ako kasi every time na umaalis ako sa apartment, like kahit maaga pa, 5
5 or 6. Nag-aabang na yan. And pag maglalakad ako papuntang kanto, sinusundan talaga nila ako. And pag nakasakay ako ng tricycle, sa malapit lang sa gate ng apartment, pag may matiming na ano, may dadaan ng tricycle, si Brownie at si Blackie, nagaganyan sa tricycle, gustong sumakay. Nakatouch talaga na they trust me. And loyal sila sa akin, and pinapakita nila yung pagmamahal nila sa akin. Ah, oh my gosh. Sabi ko, di ako iiyak eh. Ano ba yan? Ay, pasensya na. More than a year ko na silang pinapakain sa labas ng apartment namin every night. And ngayon, nag-ano na sila, nag-level up na sila. Hindi na lang dinner. Pati breakfast and lunch. Kasi si Brownie, paggabi, doon na siya natutulog sa labas ng gate namin. And nag-aabang siya. Or kung hindi man siya doon matulog, bumabalik siya every breakfast and lunch time. Doon na siya nagkatambay. So, ano, binibigyan ko talaga siya para ano naman, para mabusog siya. Kasi alam ko naman na hindi enough yung once ito lang silang pinapakain. Pero at least lang ba, hindi sila matulog na gutom. So, ayan, nag-level up na yung ano namin. Kung dati, 1 kilo lang ang nakukonsume for 1 week. Ngayon, parang naging ano na eh, 3 kilos, 4 kilos. Kinonsider ko na sila na family ko. Like, mga anak ko na to, I'm so sorry. Kung ma-weirduhan man kayo, hindi kasi lahat ng tao makakaintindi sa ganun. Baka sabihin, ano ba to? Crazy naman yun, oy. Aso lang yan. Paano mo masasabi mga anak mo yan? Aso lang man yan. Hindi man yung galing sa'yo. Pero, kinoconsider ko na sila talaga as my own. Siyempre, pag anak mo, pag sinasaktan sila, siyempre, times to yun. Sakit sa magulang, diba? Ganun. So, ganun yun yan yung damid ko. Kina Bucky, Bounty, and especially when we lost Juliet. Although hindi ako yung owner niya, but sobrang sakit noon. Kasi napamahal na talaga siya sa amin. Pasensya na kayo ha. Mahala na may sama ng lalo basta. Baka lipstick pa rin. Si Brownie kasi, sobrang na-attach na talaga siya sa akin. Alam na niya kung saang door ng apartment ako nakatira. As in, gustong-gusto na niyang magpa-adopt. Nag-aabang talaga siya sa gate. Napapasukin siya. Every time na may opportunity na makapasok siya, like, open lang yung gate. Nakalimutan i-lock ng ibang tenants or ng nagbabantay sa apartment. Papasok talaga yan. At doon lang yun magsistay either sa ilalim ng sasakyan ng kapitbahay namin or either malapit sa gate. Doon siya natutulog or doon lang siya tatambay talaga. Kasi mas comfortable siya lang. Sino ba naman hindi comfortable? Sino ba naman ang gustong matulog sa streets? Yun na lang, imagine niyo. Gustong-gusto talaga magpa-adapt ni Bounty. And ako, gustong-gusto ko na talaga siyang i-adapt. Kaso lang, hindi kasi ako ang may-ari ng place. Hindi ako pwedeng basta-basta lang mag-decide na doon na siya permanent natitira. And hindi lang ako ang nakatira doon. May mga ibang taong dapat i-consider. And yun na nga ang concern ko kasi may isa kasi kaming neighbor na hindi ka compassionate when it comes to animals. And naiintindihan ko talaga, hindi naman talaga lahat ng tao may puso para sa mga animals. Hindi naman talaga lahat ng tao nakaintindi sa nais kong ipaintindi. And hindi naman talaga lahat ng tao tanggap, especially yung mga aspens natin. May discrimination sa mga aspens natin na, baka may rabies yan. Baka aggressive yan eh. Pero pag mga magagandang breeds, like, ganda, ganda talaga. Diba, ganun, aminin nyo. Aminin nyo, ako ganyan din ako dati. Pero, simula nung napamahal nga sa amin si Arya, and na-expose ako, na-aware ako, and na-experience talaga namin through Brian and Sansa, na pare-pareho lang talaga sila, pantay-pantay lang. Para lang din yung tayo eh. Like, may Pinoy, may Amerikano, may British. Oh, diba? Pantay-pantay lang tayo. Ayaw nga natin ng racism, diba? Alam ko naman na hindi talaga lahat ng tao open sa ganyan. Open-minded ka ba? You as someone who wants to protect an animal that you love. For me, Blackie and Brownie, I want to protect them. Siyempre, masasaktan ka kapag may ibang tao na magjo-judge sa kanila. Kahit na i-explain ko pa na si Brownie talaga mabait yan, hindi yan nangangagat, hindi yan nang, kapag wala kang gagawin sa kanya, hayaan mo lang siya, i-friend mo lang siya.
talaga yan, maiintindihan. Yung isa yung isa name niya pa. Na timing na si Pio dito kapasok sa umaga or lunchtime. Tapos siya, lalabas siya. Sinisigawan niya, kahit wala naman ginagawa si Brownie. Like, nakahiga lang talaga siya doon. Like, tapos pag nakita niya, sinisigawan niya. Tapos ako, habang nag-work ako, sabi ko, wala, nakapasok pala si Brownie. Tapos, ma-hurt talaga ako every time. And daily na siya nangyayari. And parang, nagigilt ako, anong ba, wala, anong ba akong gagawin dito? Kahit nakahiga lang siya dyan sa ilalim ng kotse, ng neighbor ko na hindi naman palagi nandyan. Papalabasan talaga. Wala namang ginawa yung aso. May nakitambay lang naman. Ganun ba talaga kahirap na bigyan sila ng place to stay na ma-feel nila na safe sila? Oo, alam ko, hindi natin yan aso. Pero ganun ba talaga kahirap maging kind towards animals? At least man lang maging kind, diba? Ang hirap ba talaga? Ano bang mawawala sa atin pag nagpakita tayo ng kindness? Ang kinakatakot ko, may anak sila na... Ilang taon na ba yun? 9, 8? Hindi ako sure. Pag nakikita si Brownie na tutulog, sabi nung neighbor namin na nagbebenta ng barbecue sa tapat, pinapalabas daw, tapos sinaspunk. Ano ba yun sa Tagalog? Pinaganyan. So, ang kinakatakot ko, baka magalit si Brownie. Kasi, sabi ko nga, hindi naman... magiging aggressive yung aso kapag wala kang gagawin sa kanya, pag hindi mo siya sinasaktan. Based sa experience ko ha, yung mga aso naman, especially Aspins, pag hindi mo naman sila inaano dyan, or pag wala naman silang, hindi naman sila makasense ng masama, wala naman silang gagawin. Not unless kung ganun, hampasin mo, or magpapakita ka ng bad behavior towards sa kanila, magpapakita ka ng hatred towards sa kanila. Siyempre, anong gagawin nila? Lalaban sila, diba? Tapos, ang kinakatakot ko, pag ganun nga, laging pag hinahampas-hampas, pag hindi makorrect yung behavior na yan, hampas-hampas yan, ispang pa rin si Brownie para makalabas, baka magalit si Brownie, makagat. Tapos, ang ibiblame, ako, or si Brownie. Ipoprove ko talaga sa inyo, hindi masamang aso si Brownie. Gusto ko lang talaga sana ipaintindi sa kanila na huwag na huwag niya siyang i-touch, huwag na huwag niya siyang i-hurt, huwag na huwag niya siyang sisigawan-sigawan dyan. Wala namang ginagawa yung aso sa inyo. Sorry kung ma-misinterpret man ako. Sorry, sige, kung anong tawag niyo sa akin, crazy, baliw, weirdo. Sorry talaga, pero ganun lang talaga kasi ako yung pagmamahal ko sa mga aso, sa mga animals. Talagang gagawin ko lahat para ma-feel nila na may nagmamahal sa kanila, may nag-value sa kanila. No. Kasi short lang kasi yung buhay ng aso eh. Ano na ako kaya, nandito na si ate. Anyway, saan ba ako? Nanana daw, card full. So, sabi ko kanina, short lang kasi yung buhay ng aso. Tapos, puro suffering pa, puro rejection, puro pagja-judge galing sa mga tao. Gutom, tapos yung iba ina-abuse pa. Ganun ang mararanasan nila all their life. Imagine mo, if ikaw ang nasa position ng aso, like all your life, nare-reject ka, all your life nasa streets ka lang, na hindi mo alam kung makakain ka ba. Tapos wala kang boses. Hindi mo masabi na, uy, gutom ako. Or kung manghingi ka man ng pagkain, hindi ka binibigyan. Tapos tinataboy ka pa. Imagine mo, kung buong buhay mo ganyan, di ba, napaka-miserable. And ayaw natin ng ganyan. So, kung ayaw natin ng ganyan, bakit natin siya ipaparanas din sa mga aso or sa mga animals? Come on! It would cost nothing naman to be kind. Like, bakit ba pag nagpakita ka ba ng kindness, ano bang mawawala sa'yo? Ito yung nagpapakita ba tayo ng kindness, magbabayad tayo ng 1,000. Hindi naman, di ba? It doesn't necessarily mean naman na pag magpakita ka ng kindness, dapat monetary. Hindi naman, oh, ayan, 1,000. Oh, okay na. Hindi naman ganyan, di ba? Like, yung actions mo lang talaga, yung words mo, yung thoughts mo towards another person, towards an animal, especially those who are voiceless, especially those na walang kalaban-laban. Bakit hindi natin mabago yung bias natin towards our very own aspects? Okay, gets ko. Hindi lahat may first-hand experience sa pag-aalaga ng aso, hindi lahat maintindihan yan. Pero yun lang talaga, ano ko na, please naman, if you cannot adopt them, if you cannot take care of them, just at least be kind.
to them. Huwag niyo nang dagdagan pa ang misery nila. Gat na gat talaga ako kagabi. And talagang may mga nasabi ako na hindi maganda. Like, bantay lang na uli na ako. Storyaon, shoot ko na ba? Sana maintindihan nung kung iyan ako rin yung side nila. Alam ko na natatakot sila kasi hindi nila kaano-ano yung aso. And alam nila na sa akin na talaga may tiwala yung aso. And sa akin na talaga na-attach yung aso. So natatakot sila ba kung anong gawin sa kanila. And natatakot sila sa yun nga, yung baka may rabies. And syempre may anak silang bata pa. So baka anong gawin dun sa anak nila. So ayun, naiintindihan ko talaga. Kung ako naman nasa side nila na hindi talaga ako dog lover, wala akong experience sa pag-aalaga ng aso. Syempre ganun din ang mararamdaman kung matatakot ako. Bakit ako magpapasok ng kung sinong aso lang dyan na hindi naman natin yan alaga. Naiintindihan ko talaga yan. It's just that nandito na ako eh. Ano ko na yan eh. Inangkin ko na, sinabihan ko na sila yan. Bakit pa ba kailangan na ipakita sa akin yung pandidiri nila sa aso? Butang di ang iruti ka ng mulumpit sa ako ba? Mahagid sa ako ah. Muna sa gabi, gingan ko na mo silingan nga. Dili na pasulod sa apartment kaya baka sulod mangod sila kung problem. Apartment pwede sila ilang ipusya sa gingan. Kanan siya matog dito sa ilawang sa sakyanan sa ang silingan. Or kanang dapat sagot matog, ragod sila ng silingan. Ikaw na ito. Ako ko ng earring. Oh, earring? Ano mo, earring sa inyo? Oh, kanang earring. Masahag mo na. Among balay. Narok ako. Sakay. Maanag naman sila. After 1 hour, nag-chika na lang kami ni ate sa ating mga life story. Si ate may laugh. Thank you, ate. Naya talaga. Okay, so anyway, yun na nga ang sinasabi ko na walang mawawala sa atin kapag maging kind tayo. Walang mawawala sa atin kung magpakita tayo ng pagmamahal. Especially sa mga aso kasi hindi ka nila sasaktan eh. And they will never betray you. May magiging pa tayo. Like, ang dami natin matututunan pag magpakita tayo ng kindness, ng pagmamahal, and na mababago yung pananaw natin, ma-change yung attitude natin, mas magiging mabuting tao pa tayo pag ganun. So, I hope na sana yung mga katulad ko na dog lovers, animal lovers, na continue lang tayo sa ating edukasya. I know it's hard, especially talaga dun sa mga nagre-rescue, sa nag-run ng shelters, sa mga may pinapakain everyday na napakadaming mga aso and pusa. Ang mahirap talaga bilang lang yung mga nakakaintindi sa atin. And parang feeling din natin voiceless na rin tayo kasi hindi masyadong napagtutuunan ng pansin yung mga concerns natin. And parang least priority siya sa society. Sa mga tao na hindi nakakaintindi sa amin at ayaw talaga ng mga aso or animals, paulit-ulit namin sinasabi ito na please, please lang, please, huwag niyo silang saktan. And show kindness. Sa gamay lang jud nga act of kindness. Diha manggod mag-start. Nga ma-change ta ba? Please lang jud. Don't hurt them. Huwag niyo silang itaboy. Kung may extra kayong pagkain, bigyan niyo. Huwag niyo silang ng pagkaitan. Lalim ng magutom tanaw niya. Di ta makapangay pagkaon. Kita man ang gibilin ni God as stewards sa mga animals. So, we must do everything to protect them. Kung may masaktan man ako or may magalit dahil sa video ko na ito, dahil sa mensahe ko, pasensya na po, pasensya na. Ayoko lang talaga na masaktan yung mga alaga ko. And gagawin ko lahat para maprotektahan ko sila and mabigyan ko sila ng magandang buhay. Kaya pasensya na kung ma-misunderstood man ako ng iba, pasensya na po talaga sa inyo.